This new or improved marketing plan, this will really revolutionize the industry. Because kung dati, naglalatag kayo, nagpapakita kayo ng marketing plan natin na 6,980 na 1,000, 1,000, 1,000. Can you imagine ang ipapakita nyo na ngayon? 1,800, 1,800, 1,800. Kung gaano kadami, kung gaano kadaming naging milyonaryo over the last 14 or 13 years of AIM Global na 10,000 self-made millionaires, ngayon po, magugulat kayo, mas marami na at mas mabilis pa magiging milyonaryo ang mga millionaires. So, the new or, sorry, innovated marketing plan innovations, okay? First, I'd like to compare it to our existing global packages. Ang existing natin global package, A, B, C, D, package 1, package 2, 6,980 before. Ang ating compensation plan dito, guys, ang direct reseller nyo, 500 pesos. Tapos ang pairing bonus nyo, 1,000. Every time na may 6,980 sa left, 6,980 sa right, 1,000 pesos ang inyong pairing. Ang cycle nyo, 10-10, which means 20 pairs per day. Pag kinumpute yung earning potential niyan, 1,000 times 20 pairs per day, that's 20,000 a day potential income. Ito po yung sa 6,980. Now, we long ang upgrade, pag nag-upgrade kayo, 6,980, di ba pwede mag-upgrade ng mega pack? Yes. So, ang magiging earning potential mo na pag nag-mega pack ka is 32,000 per day. Bakit 32,000, sir? Kasi 2,000 na ang pairing mo at 16 pairs per day. So, madaling intindi ito lalo na doon sa mga luma. Now, yung UGP natin starting February 3, ang magic number natin is 8,999. Binary program innovation. Ano yung mga innovation dito? Number 1, direct referral mo, every time na may 899, meron ka 700 pesos. Ang pairing bonus mo, 1,800 pesos. Alright? So, ang cycle nito, now, I want you to understand this. Pag newly pay-in, new distributor, na bumili ng 8,999, ang maximum pairs niya per day is 8 first cycle, 8 second cycle, a total of 16. Yung 16, earning potential niyan, times 1,800, 28,800. Kanina, sa 6,980, magkano maximum? 20. This time, kahit bago na 8,800 ang cycle, 28,800 ang maximum earning potential. Lumaki, lumit! Lumaki! Pag nag-upgrade siya, yung new distributor, may chance siyang mag-upgrade. Upgrade means, gusto niya taasan yung cycle niya into 10-10 per day. Mga kaibigan, that's 36,000 pesos per day. Kasi, syempre, 18,000 sa umaga, 18,000 sa hapon, 36,000 pesos per day. Paano mag-upgrade? O, yung new distributor, mag 2 points lang, ma-upgrade na siya sa 10-10 cycle. Maliwanag? Okay. I want you to understand this very clear kasi may pagkakaiba yung new distributor sa existing distributor. Yung existing distributor, tinawag lang naming existing yon, pero ang totoong term nun, old distributor. Ha? So para mag-upgrade si new distributor, kailangan niya ng 2 personal to upgrade to 10-10 distributor, to 10-10 cycle. Ngayon, yung existing, ikaw na member na, ikaw na nag-join na dati, whether ang binili mo 6,980 tapos nag-upgrade ka or bumili ka ng mega pack, pag ikaw, existing distributor, para ma-enjoy mo itong sinasabi naming marketing plan na 1-8, kailangan mo lang bumili ng NPP, New Product Package or New Product Policy. Pag binili nyo itong NPP, which we will be announcing in the next coming weeks bago mag-February 3, pag na-avail mo itong NPP, upgraded ka na dun sa improved marketing plan ng AIM Global. So, kunwari, 6,980 kayo, binili mo yung NPP, 1,818,818 ka na din. At hindi 8,8.
10-10 ikaw. Oh, pakita ko lang. 1-8 ka. Existing ha? 1-8 ang pairing mo from first pair to 800 pair. All accounts. All accounts. Kasi minsan yung iba sa inyo, multiple blades na. Ibig sabihin, marami na kayong palo. Counted yung iba niyong account dun sa first 800. 1-8 hanggang 800 account. Pag kinumpute niyo po ito, 1-8 times 800, kumita ka ng 1.4 million pesos. All accounts na yan. Pagkatapos ng 800, yung 801, pang 801 pairs, up to infinity and beyond, ang magiging pair mo na, every time na may 899, is 1-5. Pero yung 1-5 na yan, ang magiging cycle mo naman ay 16-16. So parang ganito, sa mga old distributors, existing distributors na nakakaintindi, from 1-8, 10-10 ka. That's a maximum potential income of 36,000 pesos per day. Pero dito, 1-5, bumaba, pero tinaasan namin ng cycle, ang maximum earning potential mo, 48,000 pesos naman. Are we clear? Yes. Maganda to kasi mahaba-habang encoding ito. Yung mga pumipila, hindi na kayo pipila masyado. Upline, pwede ba ako mag-encode ngayon? Sasabihin ni Upline dahil mahaba pa. Sasabihin ni Upline, oo, pwede ka pa mag-encode kasi mahaba eh, 16-16. Hindi katulad nung iba na pag may clear yung oo, bukas ka na lang, mapa-flash out ako eh. Ngayon, pwede ka mag- ang issue dito is that we want the new distributors, yung mga nagsisimula, na kumita ka agad para hindi kayo matagal nakapila sa encoding. Naiintindihan to ng mga? Naiintindihan to ng mga luma na. Yung mga bago, churi. Churi? Kasi hindi nyo pa naiintindihan. Sorry, okay? Ayan o, pag yung 1-5 nag-16-16. Tingin nga ng mabago microphone na pakibili ako sa galeria, please, habang bukas pa. So, 16-16. Ayan. $48,000 per day sa isang account. Are we clear? Okay. Maximum earning potential. Just to enumerate. From 28,000, ito po yung 8-8. Naalala nyo? 8-8 na 1-8. 28,000 lang yun. 800 sige per taxa naman. Yung 1-8 na 10-10, 36,000 naman, 1 million. I'm sorry, 36,000 a day, 1 million naman. Yung 1-5 na 16-16, 48,000 a day or equivalent to 1.4 million pesos a month. Isang account. Isang account. Ulitin ko, isang and ladies and gentlemen, sa survey namin, we happen to have the biggest binary 1-1 income in the whole industry. Now, itong design na to, again, ang pay-in 8999, tapos 1-8. Now, this design is yung ating pairing bonus. It's not that really high, it's not that really low, katamtaman lang. Pero long-term siya. Yes. Hindi tayo yung halimbawa, 8,000 ang pay-in, tapos 4,000 ang pay-out. Ang laki niya, pero hanggang kailan? Now, kung ikaw seryoso kang networker, gusto mong gawing career to, ano pipiliin mo? Yung katamtaman na matagal o malaki para panandalian lang? Gusto mong pang matagal. Lalo na pag ang edad mo, eh, nasa midlife ka na. Tama. Pag bata ka, you can still make stupid decisions. Nagkamali ka ng pinasok, lipat ka lang ibang kumpanya. Pag bata ka. Pero pag mga tipong 40 ka na, tulad nung katabi mo. Hindi na lang, wala pa kung yung 40. Eh, kailangan mamili ka ng isang stable company na pangmatagalan. Kailangan maging mature na kayo sa networking, hindi na po uso ngayon yung kikita ka ng panandalian. Dapat ang tingin nyo sa networking, pangkitaan na pangmatagalan. Yes! And we can assure you,
Aid Global ang makakapagbigay sa inyo ng ganyan. So tignan nyo, aside from this marketing plan, again, sa February 9, magbibigay po kami ng profit sharing. Additional compensation plan po yun. Wow. Okay. Introducing new ranks. Bakit may new ranks? Ito po yung tinatawag nating FE Prime, GE Prime, tsaka GA Prime. Ano po yung mga yan? Oh. Ang SE Prime, ano to eh, may intindihan to. Ang mga existing. Pengay ulit. Hello, hello, hello. Wala, nawawala siya. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng SE Prime? Kasi may ganitong nature po sa business natin. Si SE, ito, okay? Yung, pangilang mic. Pangapat na to, ha? Oo, bakit kailangan may SE Prime? Kasi marami pong SE, push up. Pag sinabing push up, tinulak lang siya pataas. Kasi isa lang ang linya niya. Paano nangyayari yun, sir? Halimbawa, ikaw to. O kaya, hindi na lang ikaw. Distributor. May na-recruit. May na-recruit. Eto, nag-quit. Pero ito, tumuloy. Possible, hindi? Possible. Dahil ito seryoso, naging SE. Nag 10 points. Tanong, yung nag-quit, ilang points? 10 din. Ano tawag sa kanya? SE din. Pero, push up siya. Now, para magkaroon ng difference, para malaman natin yung push up sa active, gumawa tayo ng SE Prime. Malalamang active ka ng SE at hindi ka lang tinulak ng downline pag ikaw bilang SE. Diba? SE ka. SE. Ito. SE siya. Dapat may iba siyang linya na galing dun sa malaking points na pinanggalingan. Halimbawa, oh, may downline siya, naging SE, 10 points. Ilang points to? 10 din. Pero para maging, hindi siya push up upline, hindi siya push up SE, dapat may 1 point na galing sa ibang linya. 1 point lang po, bukod dun sa 10. Pwedeng galing sa isang linya, o pwedeng pinag-combine sa marami. Basta lamang ng 1 point yung kabila, bukod dun sa pinanggalingan ng 10. Clear? Yes. Kasi ibig sabihin, hindi siya na-push up. Kasi may ibang linya eh. May ibang recruit pa eh. Pag nagawa niya yan, at meron siyang tatlong buwan na nagme-maintain ng 0.3334 or 2 boxes of complete phyto-energizer, may 1 point siya sa kabila, nakapag-maintain siya ng tatlong buwan ng 0.3334, ang tawag sa kanya, SE Prime. Maliwanag? Yes. Ngayon, pag ganito siya, tanong, active o hindi? Active. Pag nag-quit, walang ginawa, pero na-push up, active o push up? Push up. Pero pag may kabilang linya at nagme-maintain, SE Prime siya. O mamaya, sasabihin ko sa inyo kung anong benefit ng SE Prime. Punta muna tayo sa pangalawa. GE Prime. GE Prime, ganito naman. Oh. Ganun din ang concept ng GE Prime. Para maiwasan yung push up, para matawag kang GE Prime, okay, kailangan may kabilang linya ka na naging SE Prime bukod dun sa pinanggalingan ng 100 points mo. Kasi di ba ang GE 100 points? Yes. Pag ito 100 points, ilang points to? 100. Pag ito na GE, ano to? GE. Para yung matawag siyang GE Prime, may kabila dapat siyang na-develop na nag? SE Prime. Pag may na-develop siyang isang SE Prime, ang tawag sa kanya, GE Prime. Are we clear? Yes. Punta naman tayo sa GE Prime, GA Prime. Dapat may tatlong buwan din na nagpo 0.3334 siya. Punta naman tayo sa GA Prime. Ang GA Prime, ganun din. Pag ito naka 1,000 points,
Ilang points to? 1,010. Pag ito naging GA, ano to? GA. Para matawag na hindi siya push-up, kailangan may iba siyang linya na naging SE prime din. Maliwanag? Yes. Oh. So, yun po yung GA prime. One SE prime from other lines with PMA na tatlong buwan consecutively. Ang tawag sa kanya, GA prime. Now, ganito yan. Ano ang benefit ng SE prime? Yung dating yung marketing plan natin, ganito. Sa stair step. Distributor, SE, GE, GA. 10 points, 100 points, 1,000 points. 10%, 20%, 30%. Are we clear? Yes. Dati, pag ikaw naging SE, at may mga downlines kang naging SE rin, question, may overrides ka o wala? Wala. May kita ka o wala? Wala. Ngayon, pag ikaw naging SE prime, at may SE ka sa ilalim mo, may overriding commission ka na 3% sa group sales niya. Pagpantay na kayong SE, dati wala. Ngayon, pagpantay niyo yung SE, meron ka. Lahat ng downline ni SE, lahat dyan. Lahat ng distributor niya, meron ka 3%, 3%, 3% until infinity. Pag naka-develop siya ng SE sa ilalim niya, hanggang second generation, may 3% ka pa rin. So 3% until the second generation SE. Are we clear? Yes. Next. Pag GE naman, ganun din. Oh, sorry, hindi pala. 5%, sorry. Pagka GA. Pag GE. Pagka SE prime, 3%. Pag GE. Dati, GE to GE, wala. Ngayon, pag GE ka, at naging GE prime ka, GE to GE, may 5% ka sa group sales ng GE mo. Di ba dati, GE, kapwa GE, zero yan eh. Ngayon hindi, pag naging GE prime ka, sa group sales ni GE, lahat ng tao dyan, lahat ng SE and distributor, may 5% ka. Dito, hanggang GE, second level, meron pa pang 5%. Maganda o maganda, maganda? Kaya ginawa to kasi, yung GE, bago maging GA, matagal pa. Kaya pag nagpapantay yung GE to GE, ang tagal pa ni GA, GE upline bago maging GA. Ang haba pa ng biyahe. Pero maganda rito, yung GE na upline, habang bumabiyahe papuntang GA, kumikita na siya ng 5% sa kapwa niya GA. Ang gagawin mo lang, mag-maintain ka. Clear ba yun? Yes! Ayan, upgraded ka sa income, ito maganda. Double purpose yung pagkakaroon nyo ng SE prime. Pag ikaw distributor ka, existing. Pag ikaw existing distributor, naka-develop ka ng SE prime. Ikaw to, di ba? Binary ka. Kumikita ka ng 1-5-1-5-1-5 sa binary. Pero pag nakita ng system na naka-develop ka ng SE prime, ano yung SE prime? May 1 point sa kabila, 10 points dito, nag-maintain ng 0.3334 for 3 consecutive months. Pag nakita ng system na ikaw naka-develop ng SE prime, upgraded ang pairing mo. From 1.5, magiging 1,800 ang pairing mo. Magiging 1.8 ang pairing mo for 1 week. At hindi ka 10-10. 16-16 ang cycle mo. Hindi ko ha? Hindi ka 1-8-10-10. 1-8 ka na 16-16. Okay. Pag ikaw naman naka-develop ng GE prime, upgraded uli ang pairing mo to 1-8. Pero hindi na 1 week. 1 month na. So 1 month kang 1-8-1-8-1-8-1-8-1-8. Tapos, again, 16-16 ang cycle mo. Pag naka-develop ka ng GA prime,
upgraded ang 1-8 mo for 3 months. Na 1-8, 1-8, 1-8, and 16-16 ang cycle mo. Are we clear? Yes. Oh, kaya makikita nyo, 28,000, 36,000, 48,000, pero dahil may bago na 1,800 at 16-16, 57,600 per day, 1.7 million a month ang pwede mo. Okay, so again, this is bigger income, bigger potential. This is the biggest binary 1-1 income in the whole industry. Stair step program innovation. Innovation sa stair step. Oh, ito dati, innovation natin. Ito yan eh. Hindi nga lang pinapakita dito sa OPP natin, yung GA Ruby, tsaka GA Diamond. So, dati, sa marketing plan natin, ang basis po ng itong 10, 20, 30, ginagamit yan for basis ng overriding commission. Ibig sabihin, rank differential. Halimbawa, pag GE ka, at may downline kang SE, may overriding ka, wala? May kita ka, wala? Magkano? 20 minus 10, may 10% ka sa lahat ng SE mo. So meaning, itong mga percentages na to, ginagamit po ito for rank differential calculation. Ini-innovate natin. Kaya nga, innovation siya sa stair step. Starting February 3, itong 10, 20, 30, magiging personal rebate nyo na every time na nagpa-purchase kayo. Sir, ano ibig sabihin ng personal rebate? Pag bumili ka ng produkto na SE ka, dati, pinapasa mo sa downline mo yun para kumita ka sa unilevel o sa stair step. Ngayon, pag yung personal purchase, pinasok mo sa sarili mo at ang rank mo, depende kung SE, GE, 20, may rebate ka ng 10%, 20%, 30%. Aliwanag, halimbawa, ilan ang commissional points ng C24/7? Commissional points, 250. 250. Oh, 250. Yung commissional points sa C24, 250. Eh, GE ka. Bumili ka, in-link mo, reorder, pinasok mo sa sarili mo, may 20% rebate ka, 20% ng 250, may 50 pesos na babalik sa'yo. Clear? So, kada binibili mo at pinapasok mo yung reorder personal purchase, meron kang personal rebate na babalik. Maniwanag? Yes. So this will encourage retailing. This will encourage magbenta-benta yung grupo kasi malaki na yung rebate na babalik sa kanya. Ano pa? Oh, starting February 1, baka may matutuwa dito ang GA. Starting February 1, wala na po tayong GA Max. Lahat na mga GA na dati walang 10-point site volume, may 2% ka na ulit sa kapwa GA mo. Kasi dati ganito yung marketing plan. Dati. Si GA, pag ikaw GA, at meron kang GA dito, kailangan mo lang mag-maintain ng 0.334, may 2% ka na. Hanggang tip level po yan. 1, 2, 3, 4, hanggang tip. Tapos binago namin para yung mga GA mas mag-open pa ng line at lumaki yung volume nila. Ni-require natin dati na si GA, bago kumita ng 2% sa kapwa ng GA, dapat meron siyang 10-point side volume na hindi galing sa grupong to. Therefore, ang tawag natin GA Max up to the 10th level doon na 2%. Ngayon, inalista natin to. Kahit wala kang 10-point side volume, may 2% ka na sa kapwa GA. Tapos ito, same name compression po yan. Ano ibig sabihin, sir, ng same name compression? Ganito yan. Same name compression, papaliwanag ko lang. Habang naka-live tayo. Kasi baka bukas hindi na-live. Yan. Oh, pa-seven heads ka.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pagpalagay natin ito, GA, 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 GA itong mga heads mong to. Ito, GA. Question. Pangilang level mo to? Pangilang level mo to? Second. Ngayon, ito, sabihin natin, ito, yung dalawang to, saan man dyan? May GA pa dito. Pangilang level mo na to? May GA dito. Pangilang level mo? Ay, GA dito. Pangilang level mo? Dito, may GA. Pangilang level? Now, basing it on the old marketing plan, si GA, ilang percent dito? 2. 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 Si GA, sa 6th level, pang ilang percent niya? Wala na. Wala na. Kasi hanggang 5 lang. Cut off na yan dito. Then, with the same name compression, di ba ikaw to? Yes. Di ba ikaw to? Yes. Di ba ikaw to? Yes. Ang gagawin ng system, i-compress yan under one level. Wow. Kaya lalabas na first level mo, itong hindi mo kapangalan. Aabutan ngayon yung dating wala ka na, meron ka pa. Ganda ba? Yes! Sa 7 heads to. Pagka 15 heads natin yung GA, ang lalim lalo. Pero hindi mo ma-enjoy to pag single head ka lang. Anong i-compress sa'yo? Iisa lang ang pangalan mo. Itong same name compression, applicable to sa maraming accounts. Ang purpose nito, para ma-compress, para lumalim pa yung aabutan ng percentage ninyo. Kasi mas malalim, mas marami kayong kikita. Kaya makikita nyo, sa improved marketing plan, wala po kami ibinawas, lahat dinagdagan. Clear? Yes! Do you want more? Yes! Okay. Introducing the additional compensation plan. Ilan ang marketing plan natin? Ilan ang compensation plan natin? No. Tatlo lang ha, tatlo. Nung nandun ako sa MOA, may sumagot, anim. Kasi pang networking kayo, pag-anim yan. Ang ways to earn, anim or more. Pero ang compensation plan, technically, tatlo lang. Ano yung tatlo na yun? Binary, unilevel, stair-step. Introducing the new compensation plan, ang tawag natin, Uni-Payout Plan, UPP. Ano itong UPP na to? O para ma-appreciate nyo lang, ganito po yan. Yung binary, alam nyo na, tama? Yes. 1-5, 1-5, 1-8, 1-8, depende sa pairing ninyo. Ang uni-level, ganito ang kitaan. Ikaw to, okay? Meron kang direct. Basta direct mo, first level, ikaw nag-recruit, may 5% ka plus additional 5%. Bakit may 5%? Placement ang tawag dyan. Tapos dahil first level mo, may additional 5. Pag itong dalawa mo, nag-recruit ng dalawa, sa second level, ilang percent mo? 5 pa rin. Hanggang 10th level po yan. Diba? Tama? Yes. Now, kasama sa uni-level, ang sinusunod na 3, ang sinusunod na genealogy sa uni-level, yung binary level. Binary 3. Ano ibig sabihin nun, sir? Kasama dyan sa kikitain mong yan, pati spillover sa'yo ng down, ng upline mo. Pag may spillover sa'yo, kung anumang level, kunwari, inispillan ka ng upline mo on the 5th level, may kita kang 5% sa 5th level na yon. Tawag dyan, uni-level. Sa stair step, ganito naman ang computation sa stair step. Ikaw to, rank differential naman to. For example, GA ka, may downline ka, direct mo, GE, meron kang 10%. Tama? Tapos ito, nag-recruit din, nag-recruit, based dito dahil GE siya, pag ito GE, o mga SE yan, meron ka pa rin 10%. Pero pag dito, nag-spillover ang upline mo, wala kang kita sa spillover ng upline. Tama ba ako? Yes. Ang tawag dyan, stair-step genealogy. Ang labanan dyan, ang usapan dyan, kikita ka basta direct na recruit mo at yung direct mo nagkaroon ng direct, pero pag spillover yung sumunod,
lalaktawan ang calculation yon. Maliwanag? Yes. Sa dalawang ito, ang basis ng kitaan, hindi recruitment, product reorder. Clear? Nagdagdag kami ng bagong marketing plan or compensation plan. Ang tawag, UPP. Ano naman ito UPP? Ganito po yan. Ang UPP, another marketing plan for reorder, pero ang susunding marketing plan, stair step. Ang susunding genealogy, ito, hindi ito. So ang labanan dito, direct ng direct. Direct ng direct. Basta direct mo, at yung direct mo nag-direct, lahat yan meron ka. Alright? Sa UPP, hindi siya rank differential. Percentage assignment ang tawag. May i-assign kaming percentage from first level hanggang 20th level, may porsyento ka pa sa lahat ng downlines. So, mula first hanggang 20th level, may porsyento ka pang ikitain. Kaya itong marketing plan na to, hindi nyo nagagawin. Isasalpak na lang namin sa system. Sa may existing group, automatic, may UPP ka kaagad. Naintindihan nyo ba ako? Yes! Kunwari, may 1,000 kang downline. Dati kumikita ka sa Unilevel. Dati kumikita ka sa stair step. Pag sinalpak namin sa system, may panibagong kita ka. UPP ang tawag. Hindi mo na i-build ang network. Gawa na yung network eh. Isasalpak na lang namin ito. Yung percentage magmula rito hanggang 20th level, i-announce namin in the next coming days. So ang assignment niyan, nakakatuwa. Nag-experiment. Di ba kami nag-experiment? But we're trying to come up with percentage assignments that can be maximized throughout your downline. So pwedeng halimbawa, lang ha, 5%, 5%, 5%, 3%, 3%, 3%, 2%, 2%, 2%. Habang lumalalim, bumabalik sa laki ng 3%, 3%, 4%, 4%, 5%, 5%, 10%, 10%, 10%. So, yung percentage sa una, katamtaman, lumalaki. Kasi habang lumalalim ang network nyo, pakapal ang mga tao. Are we clear? Kaya ito, out of four compensation plan, yung isa, binary, yung tatlo, product reorder. So later on, when time goes by, yung kinikita nyo sa tatlong compensation plan, ang tawag natin, passive income na lahat. Na kahit hindi na kayo nagre-recruit, kumikita pa rin kayo basta may product reorder. Because in the long run, ang royalty, ang inheritance income, manggagaling po siya sa product reorder. Para pagdating na pala kung kahit hindi kayo nagre-recruit, kumikita pa rin kayo. Tama ba? Yes. Minsan kasi pag napagod ka sa recruit, tapos binary lang ang kinikita mo, bumabagsak income mo sa binary. Pero dahil dito sa program na ito, darating nga palang kahit hindi nagre-recruit, product reorder pa lang, kumikita na kayo. Tatlong marketing plan ang babanggaan ng reorder ninyo. Ay maganda ba yung mga products? Yes or no? Yes! O yan. Distributor, yan yung pina-explain ko. Distributor will enjoy commission from first level up to the 20th level following their stair-step genealogy. Ang maganda rito, same name compression pa rin. Basta na-detect ng system na kaparehas mo yung pangalan, i-compress niya para lumalim palalo yung magiging computation. Yung PMA, yung hindi ho Philippine Military Academy. Product Monthly Achievement. Okay? Yung maintenance natin. Okay, Monthly Achievement. Oh. Isang maintenance lang sa lahat ng account covered na sa lahat. Alright? Isang 0.3334 covered na lahat ng account. Yung dati, marami kayo minimintay na ngayon. Ngayon, covered na.
Are we clear? Yes! Ngayon, ganito yan. Maraming nagtatanong. Unahan ko na kayo. Paano pag multiple account mo, iba-iba username? Kasi may ganito eh. Pito yung username niya, yung isang username niya, pito. Yung additional na pito niya, nakaibang username. Ngayon, ganito yan. Kailangan pumunta kayo sa third floor kay Kuya Pat para yung iba't ibang username na yun, i-compress niya only into one. Yes! Kasi pag hindi na-compress yun, kada username ang maintenance ninyo. So bago po mag-February 3, ipaayos niyo sa third floor. Maliwanag? Yes! Sino dito yung multiple accounts na iba-iba username? O, punta kayo ha? Punta kayo kay Kuya Pat para pag-isahin po yun. Para pagka nag-launch tayo sa February 3, isa lang ang maintenance nyo sa lahat ng account. Maliwanag? Okay. Ito maganda. Pag nag-PMA kayo, personal monthly achievement, hindi product monthly achievement, personal monthly achievement. Pag nag-personal monthly achievement kayo, kasama na lahat ang marketing plan sa PMA ninyo. Kasama na sa UPP, Stairstep, Unilevel, pati Binary. So yung maintenance ninyo, tatamaan pati yung Binary maintenance. So it's starting now, yung 0.334, hindi na lang siya applicable sa Unilevel and Stairstep. Applicable na rin siya sa Binary. Pag hindi kayo nag 0.334 sa dati, pag hindi kayo nag 0.334, di ba wala kang Unilevel Stairstep? Yes. Ngayon, pag hindi ka nag 0.334, wala ka ng Unilevel, wala ka ng UPP, wala ka pang Stairstep, wala ka pang Binary. Ha? Tanong, mag-maintain ka hindi? Yes. Global ka, what is dalawang complete every month na apat naman ang ibabalik sa'yo ang compensation program? Oo. Oh. Pero may cambio tayo. Ano yung mga bago? Hindi pa naman sila kumikita tsaka hindi pa nila alam yung maintenance, personal monthly achievement. Ganito yan. After February 3 onwards, pag new distributor nag-pay in, hindi niya kailangan mag 0.3334. Sa pangatlong buwan pa siya, mag-maintain. Pero, ang maintenance ng distributor, hanggang distributor siya na hindi nag-SE, hindi 0.3334 ang maintenance niya. Kahit anong product, maintenance na yan. Kahit sabon, kahit toothpaste, kahit feminine wash o masculine wash, basta distributor siya, maintenance niya na yon. May kikitain na siya sa Binary. Fair! Yes. Fair po ba? Yes. Safety features. Oh, in-announce po namin kahapon lahat ng mga nakalutang na reorder nyo na hindi nyo ginagamit, na nandun lang sa DTC nyo reorder, hindi nyo kiniklik, hindi nyo tinatransfer. 60 days na lang yan from kahapon, kailangan gamitin nyo na. Mag-expire na lahat ng codes, mag-expire na lahat ng reorder codes, pati GP codes, 60 days upon activation. Kasi para maging pera para sa inyo. Kasi nakalutang eh, sayang. So starting yesterday, and then February 3 onwards, lahat ng mga naka-pending na points niyo sa reorder, kailangan pong ipasok niyo na bago mag 60 days. Tapos sa February 3 onwards, lahat ng new codes, whether GP or reorder, you only have 30 days. Ah, sorry, 60 days. Binary PMA, pag hindi ka nakapag-maintain, wala kang binary points, wala kang kita sa binary. Additional, pag hindi ka nakapag-maintain, babawasan ng 5% yung strong leg mo. Kaya magpi-PMA ka. Kaya pag ikaw active distributor, magpi-PMA ka. Yes or no? Yes! Ang hindi lang naman magme-maintain dito yung mga hindi na active eh. May points sila pero wala namang ginagawa.
O di pag wala silang ginagawa, kain ng kain ng kain yung strong leg nila. Clear? Yung points ninyo sa abroad, alam nyo to nung may mga grupo sa Africa, alam nyo naman na yung points nyo sa abroad, pag may bumili doon, pag bumangga dito sa upline sa Philippines, not same points anymore. Halimbawa sa Nigeria, pag may bumili doon ng 1,000 points, ang bangga dito 750 points na lang. Pag may bumili doon ng 750 points, ang bangga dito 375 na lang. Bakit hindi 1:1? Kasi syempre may economic, may currency exchange. Magkaiba po kasi yung currency, magkaiba yung economic situation. So for us to be able to absorb that, kailangan gawan namin ng prorated percentage, ang tawag namin dyan, foreign points exchange to Philippine points. Parang international forex points. For example, PNG at saka yung Solomon Islands, ang GP doon, 1,200. Pero pag bumangga yung points sa'yo sa Philippines, ang papasok lang na points sa'yong upline sa Philippine code, 1,000 points. So, kinocompensate namin to be able to absorb the effect of the forex or foreign exchange or currency exchange. Ayan, we'll follow up as 1,000 binary points to the uplines in the Philippines. Implementation, February 3. Good news, isang NPP covers all your accounts. Okay? Oh, i-announce ko na. Pina-announce si Doc Ed kanina. Whether nag 3980 ka, sorry, whether nag 399 ka PNP, whether nag 6980 ka ng Global Pack, or nag 12980 ka na Mega Pack, iisa lang ang magiging NPP ng bawat isa. So, we're looking to the range between ang NPP we will be announcing in the next coming days. Ang NPP will range from 1,500 to 2,000 pesos only. All accounts. I-NPP mo yung main account mo, NPP na po lahat. Pero pag magkaiba username password, pag-isahin mo muna kay Kuya Pat. Maliwanags! Another good news. Pag nag one personal maintenance ka, one personal monthly achievement, cover na lahat ng same name accounts. Okay, na-announce ko na kanina yan. Another good news, may personal rebates kayo. Depende sa ranking ninyo. 10, 20, 30, 40, 35, and 40. Another good news, 1 PMA covers binary, unilevel, stair-step, and uni-payout plan. Another good news, we will be coming up with new demonstrable exciting products to be launched very, very soon. So may ilalabas tayong mga produkto na kita agad ang resulta pag ginamit mo. Kung pag nilagay mo sa mukha mo, sorry, nabilas na ako. Tayo sa in-apply mo, kita ka agad. Yung mga tipong i-apply mo, tapos pag tinanggal mo ganun, kasama pati kilay mo. Demonstrable. Okay. Kasama pati blackheads and whiteheads. Gusto nyo ba yun? Yes! I-apply lang, tapos matatanggal yung whitehead, blackheads, mga ganun. Ha? Mga produktong kademo-demo ka agad. Oh! After NPP, existing leaders can enjoy 1,800 pairing at 10 nagay. So, paano agad ang NPP, okay? Paglabas ng announcement, pag-post namin, ipopost natin sa lahat ng media or medium, text, billboard, posts, everything, pati social media, as soon as malaman nyo na may NPP, bumili na kaagad kayo. So, after that, mga kaibigan, again, ang launching nito, effective February 3 kaagad. Eh hindi naman ibig sabihin na hindi na kayo maglalatag ng 6980. Ano pa rin kayo ng 6980? Mag-upgrade lang naman to NTT yun eh. Pagka, ganun din eh. Pag hinintayin nyo, kunwari naglalatag kayo ng 6980 ngayon, tapos ang NPP nasa 2,000 lang, di para rin siyang 8,980. Tapos hinintay nyo din yung 8,999 bago kayo maglatag. The same scenario, di ba? Nagigets nyo ako? Yes.
Pag huwag na kayo maghintay, tuloy lang ang negosyo. Pag naglabas tayo sa February 3, mag-NTP lang naman lahat ng nag-6980. So they don't have to wait for the 8999. So same benefits, kasi ang difference between 6980 and 699 is only about 2,000 pesos. Eh kung ganun din naman yung NPP, covered na lahat. Maganda ba? Yes! Palakpakan nyo naman ang Board of Directors. Sir, ba?